Paano mag-apply ng SSS Sickness Benefit Online? Sa ating Chrome, mag-log in sa sss.gov.ph, i-click ang member and then i-input ang username and password and click sign in. I-click ang benefits and then sa mga pop-up menu, piliin lamang po ang apply for sickness benefits. So, ito po ang mga requirements for you to be able to proceed with the application. So, i-click lamang po ito for your documentary requirements. Ako ang isasubmit ko for today ay ang medical certificate at ang hospital record po. The next one naman is dapat updated po ang inyong contact information. Dapat updated ang inyong email address at ang inyong mobile number. So, dapat lahat ng yon, email address and mobile number ay dapat nabubuksan at na-access nyo po. And then, etong pinaka-last, dapat po mayroon na po kayong disbursement account. So, sa mga wala pa pong disbursement account, mayroon na akong separate video kung paano mag-create ng inyong disbursement account para makapag-avail ng SSS sickness benefits po. So, kung ready na po ang inyong documentary requirements, updated na rin ang inyong contact information at mayroon na kayong disbursement account, you can click na po itong proceed. Input na po natin dito ang mga required information, start of sickness, confinement location kung home or hospital, and then date of discharge, number of days claimed, and then ilalagay din natin yung license ng attending physician, and then work-related yes or no. So ako po ilalagay ko ay no, and then disbursement account, naka-specify dito kung anong disbursement account yung naka-enroll sa inyo, and then were you employed member at the time of sickness. So ilalagay natin dito ay no, and then i-click natin ang proceed. And then sa next page, i-attach pa natin ang copy ng ating medical certificate at ang copy ng ating hospital records since ang confinement location po natin ay hospital. And then click na po natin ang proceed. Then, makaka-receive po kayo ng notification sa inyong email na may nakasaad na you have successfully submitted the sickness benefits application, and then ibibigay din po ang inyong transaction number. So, ibig sabihin, hintay-hintay na lang po tayo kung may update, kung may kailangan pa ba silang ibang requirements, or kung mapaprocess na ang ating sickness benefits. So, doon na lamang po natin siya makiklaim sa ating disbursement account na naka-enroll po. Thank you.